Hello guys. So andito na tayo sa NLEX, guys. Ang driver natin si Nanay, si Madam. Yan. Papunta kami ngayon sa Makati para doon sa exam ko. At wala pa, pero I'm praying and hopefully maipasa ko bukas yung exam para syempre para sa pangarap namin ni Ilona na makapunta sa UFA. So, yun na lang yung kulang, mag-exam. So, pag-pray nyo ako guys na hindi kabahan na makasagot ng tama sa mga sagot, ay sa mga tanong. And so, medyo may yabang ng konti na nagpa-vlog na ako, bakit makakapasa ka ba, makakapasa. Syempre ako, positive akong tao, na gusto ko, pinag-pray ko na kasi na papasa ako, di ba? Kaya dapat, pag pinag-pray mo daw, dapat i-claim mo na. Huwag ka nang mag-isip na baka hindi mo maipasa. So guys, nagbablog ako ngayon, nagbibideo ako na hindi pa ako nag-exam. Bukas pa lang yung exam ko, November 25, 2 PM. So hopefully guys, karugtong ng video na to ay yung result ng exam. So, whew! Para sa pangarap, para sa Amerika. So, see you guys sa karugtong ng video na to kung ano yung magiging result. And positive yan. Positive. Positive lang. Mag-drive ka muna dyan, ha. Matulog muna ako. Nakalimutan ka. Letter M. Wala. Sige na, pwede na. Modafinil. CNS stimulant narcolepsy. Narcolepsy, modafinil. Tandaan mo yung, di ba, narcolepsy, magkasunod yung MM. Modafinil. Narcolepsy, modafinil. Okay, game. Given to sedate the patient before EPT. Pwedeng succinylcholine? Or doing this event? No. Propofol. Propofol. Prolonged QT interval is the adverse effect. Metoclopramide? No. Ginagamit natin sa Hamali. Wala nang ibang ano? Wala. Kasi pwede it's rin. Also used for vomiting din yung ano. Ondansetron? Oh. QT interval, ondansetron. Anticholinergic treatment for urinary bladder urgency or incontinence. Urinary urgency or alam ko yan, eh. Incontinence. Sounds like hindi ano? Dapat ano? Sorry ah. Gamot yung banggitin mo, babanggitin ko yung para saan. Oh, ganun. Yung next. Hindi nga. Yung gamot ang banggitin mo, banggitin ko pa ano yung ano niya, effect niya. Kasi mahirap pag identification yan, eh. Oh, game. Baliktarin mo. Hmm? Ano muna yun? Dito na tayo ngayon sa Makati. Hinahanap na lang natin yung Hotel of the Passers. Yung hotel na pag-istihan namin. Damaya, lalakad kami kung saan. Kasi sabi nila,
ano lang siya, walking distance from hotel to the person view office kung saan doon kami mag-exam, doon ako mag-exam. So, pakita mo muna. Dito tayo sa Makati. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hinahanap lang namin yung tutuluyan namin. Ang sabi, doon kasi tayo sa Eaton Tower. Ayan, so meron siyang... Siyempre, magre-relax muna tayo. May swimming pool, ganyan, may gym ba doon? Billiards. Meron ata. May relaxing facility sila. So, magagamit naman namin yon. Bayad naman siya. At mura lang. At least, bago ako mag-exam, ay makarelax man lang muna, di ba? Hindi siya pressured. Tapos, ayun, higa-higa. So, yun guys. Abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Dito na tayo mga katibay sa ano, sa anong tawag nito? Eaton Tower. Dito tayo naka-check-in para sa exam natin bukas. Ayan, nasa 10th floor kami. Ayan, so maya-maya punta kami sa pool area. May swimming pool dito sa hotel. Pagod kami naglakad kasi hinanap namin yung person view. Ang layo. Akala ko bukas lalakarin ko lang siya mula dito tapos iwanan ko yung sasakyan. Pero hindi kaya kasi pawis ka na pagdating mo doon dahil malayo. So mag-check out na lang kami, then doon na lang ako mag-parking kasi tinanong ko naman yung guard. So ayun, ito yung room natin. Medyo maluwang siya. Dito kami sa 10th floor. Ano masasabi mo? Napagod na. Kumain nga kami ng marami kaso natagtag din yung kinain namin. So pahinga lang ng konti tapos bababa kami sa may pool area at saka sa gym para syempre makapagpahinga ng konti. Makapagpahinga tapos gym. Makapag-relax then bago matulog mamaya. So ayun. Okay naman. Thank you guys sa panonood. Maganda dito, sobra. Pangit lang yung view. Dapat inexpect ko, akala ko kasi ano Manila Bay yung Manila Bay yung ano yung view namin dito sa taas, so hindi pala. So building din pala. Ayan, so okay naman, sulit naman para sa presyo. Sulit naman na siya. Saka overnight lang. Overnight lang din naman. Panatutulugan lang talaga namin. Hindi ko alam kung mamaya baka lumabas kami mag-ikot-ikot sa MOA o anong malapit na pasyalan dito. Ayun. So, thank you guys. See you around. Thank you.
Ito na guys, punta na tayo doon. Ayun guys, so prepare na tayo sa exam. 1 hour before, pupunta na tayo doon sa exam center. And ito na, ganito na tayo. Pupunta lang doon para mag-exam. Sana matapos ng maaga. 85 mag-shutdown. Dahil alam ko, 85 pasado na tayo. Sa tulong ng ating, syempre ng ating Diyos. So, ayun guys. Mamaya malalaman natin kung anong resulta nito. So, good luck para sa akin. Ayan, dito tayo sa 10th floor ng etong Eaton Tower. At ayun, so waiting kami for mga ilang oras para pumunta na doon sa testing center. So, pag-pray nyo kami guys. Ako pala. Lord, any extra baggage, Panginoon, sa puso namin, sa isip, Panginoon, alisin mo ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Lord, I just want to declare, Lord, today at 5 p.m. or 6 p.m, Panginoon, Lord, I will testify your goodness and faithfulness. My name, yung binigay mong name sa akin, Mark Gerald Bumasi, may dadagdag ako today, Panginoon, at 5 p.m. na USRN. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, again, I will stop at 85 questions. Lord, mag-shutdown yung computer ko. At right after that one, Panginoon, Lord, USRN will be included in my name. In Jesus' name. In Jesus' name. Papasa sa sobrang hirap, wala sa nireview ko, pero grabe. Thank you, Lord! Ngayon pala nagsisink-in sa akin yung ano, yung pagkapasa. Pinakamatindi to. Thank you, Lord. Guys, ito yung kadugtong ng video na ginawa ko before ng exam. Sabi ko, malakas yung loob ko dahil positive ako na kasi pinag-try namin pareho ni Madam na positive ito, magiging USRN ako. Pupunta kami ng Amerika. At ito na yun guys, salamat sa mga nanalangin, salamat sa mga prayer nyo. Grabe yung experience ko dito ng exam. Every item pinagpipray ko na sana tama yung sagot kasi talagang hindi ko alam. And yun, positive. So, salamat sa lahat po ng nanalangin sa akin. Sa lahat ng sumuporta. Ang family ko, syempre, number one. Ang asawa ko. Yung mga katrabaho ko dati na hinahayaan akong mag-review sa isang lugar kahit natutoxic sila. Ma'am Janelle,
Ma'am Jobs, Shan, Ma'am Riza, lahat ng mga colleagues namin, colleagues ko dyan. Salamat sa mga kapatid ko, ayan, sa mga nanay, sa mama, sa papa at mama, sa mga churchmates ko, Calvary Lighthouse Ministry, Golgotha Prayer Mountain, salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa, ako yung Mark dyan, lahat, Pastora Lina, Tita Ami, Pastora Ami, lahat po kayo, maraming salamat po sa lahat po nang nag-pray sa akin. So, to God be the glory, and ito, masasabi ko lang, without Lord talaga, without God, hindi talaga ako papasala. Thank you, Lord.